At tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa Genesis chapter 34 po tayo. Genesis chapter 34. At patuloy po nating pinag-aaralan yung tungkol po ano sa buhay po ni Jacob, tungkol po sa kanyang pamilya. So, makikita po natin na kung tayo po ay nagdi-desire ng isang perfect na family, ay wala po yatang ganon, ano? Kasi wala pong perfect na tao. Kumbaga, yung perfection naman po natin ay nanggagaling lamang, di ba, sa Panginoon. Kumbaga, habang tayo po ay nag-o-obey sa Lord, ay patuloy po niya tayong dinadalisay, patuloy po niya tayong tinitrim, di ba? Patuloy po niya tayong itinutuwid sa atin pong mga buhay. So, hindi po nagpapatuloy yung, ano, hindi po nag-i-stop, kundi nagpapatuloy. 'Di ba yung pagtuturo po ng Panginoon habang tayo po ay nabubuhay. Kaya kung titignan natin, nagli-level up po yung ano natin, 'di ba, yung mga pakikibaka natin katulad ng question po kagabi, yung mga struggles po natin, 'di ba? Nagli-level up magmula po nung tayo po ay nagkaisip hanggang sa magpa sa mga panahon po na ito. Diba nagle-level up yung pagtuturo, 'di ba, ng atin pong Panginoon. At isa pong kagalakan na makita po natin na yung mga unang pinili po ng Diyos, pinili ng Diyos na magrepresent, 'di ba, sa kanya, ay makikita po natin na hindi rin po naging perfecto masyado yung kanila pong mga buhay, yung kanila pong mga pamilya, 'di ba? At ito po yung pinag-aaralan po natin, no, sa buhay po ni Abraham, ni Isaac, at maging nitong si Jacob. Pero ang kagandahan po noon, kahit hindi po sila hindi sila perpekto, nagpatuloy po sila, 'di ba, sa kanila pong pagsunod sa Panginoon, nagpatuloy po sila sa paglilingkod sa Lord, at nakita po natin na binabago po ng Diyos yung kanila pong mga paglakad at yung kanila pong mga buhay. Kaya nga may kanta rin, 'di ba, na binabago mo ako araw-araw. So ganun din po yung ating ano, no, ganun din po yung cycle ng buhay po natin. Patuloy at patuloy po tayong binabago ng Diyos sa atin pong paglakad in obedience to Him. Hindi ka babaguhin kapag hindi ka sumusunod. Diba? Hindi ka babaguhin kapag hindi ka nagsasubmit doon po sa authority ng God. Kumbaga, sabi nga ng scriptures, diba, pababayaan ka hanggang sa yung destruction. Unless magbalik loob, diba, yung isang tao na nakatagpo ng tunay na pagmamahal, diba, sa Panginoon. So, makikita po natin, 'di ba, from our previous lessons na itong si Jacob ay 'di ba, nung umalis po siya doon po sa kanila pong tahanan, nung tinakbuhan po niya yung problema na kanya pong ginawa, 'di ba, yung kanyang panluloko doon po sa kanyang kapatid, doon po sa kanyang tatay, ay naglakbay po siya, 'di ba? Papunta doon po sa bahay ng uncle Laban niya, na nakita po natin na talagang nagkaroon din po siya, 'di ba, ng mga pakikibaka doon po sa lugar po na 'yon. Nagkaroon po siya ng pamilya. Blines po siya ng Panginoon. Yung isa sana na asawa po niya ay naging apat. Diba? Kumbaga, nagkaroon kasi ng rivalry, diba, doon po sa kanyang pamilya. So, itong si Leia, sa tuwing mga nganak na lang yung mga asawa po niya, may mga meaning, diba, yung mga pangalan ng mga bata.
na angkop doon po sa kanila pong kalagayan. 'Di ba? Ang nais lamang po nila ay mapansin sila, ibigin sila, 'di ba, nitong si Jacob, pero hindi po natin nakita sa scriptures na naging pantay po yung pagtingin ni Jacob doon po sa kanyang mga asawa. At makikita din po natin noong makikipag-meet siya sa kanya pong kapatid na si Esau, ay makikita natin kung papaano po niya in-arrange, 'di ba, yung kanya pong pamilya. Kumbaga, kung ikaw ay isang tatay na nagmamahal sa iyong sambahayan, 'di ba, sama-sama tayo. Kumbaga, sama-sama lang talaga tayo, kaya ako yung mangunguna, maprotektahan ko lang kayo. Pero iba yung ginawa ni Jacob. Hinuli niya yung kanyang sarili. Mapatay na yung lahat ng kanyang mga ano, yung mga anak ng kanyang mga servants, 'di ba? Tapos hinuli niya itong si Rachel, tapos huling-huli talaga siya. Sarili pa rin niya yung kanya pong iniisip, 'di ba? Magkandamatayan na yung lahat basta siya makaligtas, 'di ba? Doon po sa maaring masamang balak. 'Di ba? Sa isip lang po niya 'yon para po sa kanyang kapatid. Kasi ang niisip niya, bakit nagdala itong si Esau ng napakaraming kasama? Eh hindi niya, ang iniisip niya ay nandun pa rin yung galit, 'di ba, dito po kay Esau. Kaya pinagpangkat-pangkat po niya yung sarili po niyang sambahayan at hinuli po niya, 'di ba, yung kanya pong sarili. At kung matatandaan natin, 'di ba, nanaginip siya noon eh nung siya po ay naglalakbay. At doon po sa lugar na 'yon na sabi niya doon ay nanaginip po siya, na umaakyat siya, tapos yung pilo niya, 'di ba, ay yung inunanan niya, gumawa po siya ng altar doon, tinawag po niyang Bethel yung lugar na 'yon kasi nakatagpo po niya doon yung Panginoon. So probably kung ikaw ay magbabalik, 'di ba, sa yung dating pinanggalingan, aalalahanin mo sana kung saan mo nakatagpo yung Diyos. 'Di ba? Babalik ka sana doon sa lugar na 'yon, magpapasalamat man lang, 'di ba? Aalalahanin, ituturo ito sa yung mga pamilya, sa yung mga anak, na mga anak, ito yung lugar na kung saan nakatagpo ko yung Diyos. Ito yung lugar na kung saan nangako ako na kung hindi ako pababayaan ng Diyos, 'di ba? Siya yung magiging Diyos ko. 'Di ba? Hindi naman po siya pinabayaan, pero hindi na po siya bumalik doon po sa lugar na 'yon. Bagus, nag-iba po siya ng kanyang rota, 'di ba? Nag-iba siya ng kanyang rota, at ito po yung atin pong mapapag-aralan ngayon dito po sa chapter 34 ng Genesis. Kasi makikita natin dito ano na teka lang. Yon. Pumunta po siya no dito po sa Sukot. 'Di ba? Pumunta siya doon po sa Sukot. At sabi dito sa napag-aralan natin kagabi, tumawid sa Shechem at nagtayo na sa kanyang tulda isang parang sa tapat ng lunsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tulda ay binili niya sa takapagmana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel na ang kahulugan ay si El, ang Diyos ng Israel. Nagtayo siya ulit, 'di ba, ng kanya pong altar at pinangalanan po niya ulit 'yon. Pero hindi na siya bumalik doon po sa Bethel, 'di ba? Kasi nag-iba siya, pumunta siya dito po sa Sukot. At chapter 34 sabi dito, doon po sa Sukot, makita po natin sa lugar po na ito, hindi po mga pagan people po yung nandun. Kumbaga, sa term po natin ngayon, mga unbeliever yung mga tao po doon. Diba? Hindi po sila kumikilala dito sa Diyos na meron si Abraham, si Isaac, at saka si
si Jacob. Iba po yung mga tao doon, iba po yung mga tradition nila doon, iba yung mga ginagawa po nila doon. At itong si Jacob, doon talaga siya nagtayo, 'di ba, ng kanya pong tent. Inilapit po niya yung kanya pong sarili, yung kanya pong pamilya sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. At titingnan natin kung ano po yung nangyari. Sabi dito, minsan, chapter 34, si Dina, yung anak po niyang babae, di ba kay Leia, sabi dito, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leia, ay dumalaw sa ilang kababaihan sa lupaing iyon. Makikita na lang natin talaga na itong si Jacob ay napaka ano bang tawag doon sa tatay na bahala ka kung anong gusto mo anak, 'di ba? Susuportahan kita, 'di ba? Alam, may mga instances na naririnig ako, 'di ba, sa pamilya na kapag may mga problema po yung mga anak, kaya nagkakaproblema kasi itong tatay na siya dapat yung magtuturo, 'di ba, doon po sa kanila pong mga anak, ay hindi po niya ginagampanan yung kanya pong tungkulin. Kumbaga, sabi niya, pagsabihan mo yung anak mo, 'di ba? Sasabihin niya doon sa nanay, pagsabihan mo yung anak mo. Pero alam naman po natin na kapag nanay, kadalasan hindi po natatakot yung mga anak sa nanay eh. 'Di ba? Yung iba po kasing mga nanay ay hanggang bunganga lang, pero hindi po sila masyadong, yung karamihan ah, yung sa alam ko, hindi po sila masyadong kung mamalo man po sila, hindi ganun kasakit. Pero pagdating po sa tatay, iba po yung pagdidisiplina ng tatay. Pero kapag ang tatay hindi po siya nagdidisiplina, 'di ba, sa kanyang anak, pinababayaan lang po yung mga anak, kadalasan nagiging problematic, 'di ba, yung pamilya po na ganun, no? Yung pagsabihin mo yung anak mo tapos isang sabi lang, walang mga hindi nababatas, 'di ba? Ginagawa lang kung ano yung gusto. At may mga tao po akong ganito, 'di ba, nakakilala na hindi talaga na disiplina, kaya lumaki po sila na ngayon ay kahihiyan, 'di ba, ng kanila pong pamilya. So itong si Jacob, 'di ba, hindi niya sinabi nitong si Dina anak, ibang lugar ito ha. Yung mga tao dito ay iba yung mga ugali, 'di ba? Hindi tayo safe dito. Kumbaga, naka-tent lang tayo dito, pero hindi tayo dito hindi tayo dito magi-stay. Babalik tayo doon sa kung saan ibinigay ng Lord, 'di ba, yung ating magiging lugar, 'di ba? Pero sabi dito na dumalaw sa ilang kababaihan sa lupaing iyon si Dina. So nakikipagkaibigan siya dito po sa mga tao na iba yung kanilang tradisyon, iba yung kanilang mga kinasanayan. 'Di ba? Nakikipagkaibigan siya. Sa term natin, mga unbeliever 'to. Tapos makikipagkaibigan ka, 'di ba, sa kanila. And most of us, mga kapatid, ipinagtatanggol po yung mga unbeliever. 'Di ba, na ating mga, hindi mo kasi kilala yung mga kaibigan ko eh. Hindi ganito kasi eh. Pero makikita po natin dito, yung segregation lang talaga. Kapag tao ka, o lingkod ka ng Panginoon, hindi ka dapat nakikita o nakikidwell doon sa compound or doon sa sphere, 'di ba, ng mga kung saan gumagalaw yung mga hindi mo kaparehas at hindi parehas yung inyong mindset, hindi parehas yung inyong spirituality, 'di ba? Hindi parehas yung Diyos na inyong pinaglilingkuran. So tignan natin, nakita siya ni Shechem. So probably sabi po ng mga biblical scholar, nasa between 13 to 15 itong si Dina sa kapanahunan po na ito. Sa panahon po nila, ito na yung panahon na, 'di ba? Pwede na siyang mag-asawa sa kapanahunan na iyon. Kumbaga, pwede na siyang ikontrata, 'di ba, ng kanya pong mga magulang.
'Di ba? Nasa edad na po siya, nasa marriageable AIDS na po siya. Pero sa kapanahunan natin, mga kapatid, bata pa ito, kung between 13 to 16, 'di ba? 13 to 15, 13 to 16, wala pong masyadong, pero dalaga, sabi nito, no, dito sa scripture, ano na, itong si Leah, itong si Dina ay dalagang anak ni Jacob, 'di ba, kay Leah. Nakita siya ni Shechem, sabi dito, anak na binata ni Hamor na isang Hibita at pinuno sa lupaing iyon. So, kumbaga itong si Hamor, anak niya itong si Shechem. Pero yung lugar na kinaruroonan po nila, probably ipinangalan po ito sa anak niya na si Shechem, or si Shechem ang ipinangalan dito sa lugar na ito. Sila po yung mga leader, 'di ba? Dito sa lugar ng Shechem. So yung anak ni Hamor na si Shechem, nakita itong si Dina, 'di ba? Ang description kasi ng scripture, 'di ba? Si Rachel ay maganda, 'di ba? Kahit yung pinanggalingan niya na si Rebecca, maganda. Maganda rin yung lahi nitong si Jacob. So probably yung kanila pong mga anak ay talagang may itsura, maganda. Kung baga makikita po natin dito na nagustuhan nitong si Shechem itong si Dina, ano? Binata naman itong si Shechem, 'di ba, na anak ni Hamor, at sila po yung mga leader, sila po yung mga pinuno, sila yung mga namamahala, 'di ba, doon po sa lugar na 'yon. Ang ginawa niya, 'di ba? Ito lang yung mga problema kasi. Bakit naman kasi lumabas itong si Dina sa dami ng kanyang mga kapatid? Hindi man lang ipinagbilin ni Jacob na, Dina, kung lalabas ka, 'di ba? Hindi tayo nakakasigurado dito sa lugar na ito. Magdala ka ng isang kapatid mo, magdala ka ng isang servant, 'wag kang lumabas na mag-isa. 'Di ba? Tayong mga nakakatanda na nauunawaan natin yung ganung ano, yung ganung pagpapahalaga, 'di ba, sa mga bata. 'Wag kang lalabas na mag-isa, baka mapaano ka, mapahama ka, at least kung may kasama ka, mas magiging panatag, 'di ba, yung mas magiging panatag yung mga magulang. Pero kahit na, 'di ba, nasa ibang lugar ka eh, 'di ba? Nasa ibang lugar ka. Kumbaga, kailangan dito yung pag-iingat, 'di ba? Pag-iingat. Ang problema dito kay Shechem, so alam po natin na kapag minsan kahit nga sa Pilipinas, 'di ba? Kapag kayo yung kinikilala doon sa lugar na 'yon, kapag kayo yung leader sa lugar na 'yon at may bago kayong nakita na gustuhan, siguro spoiled brat din itong si Shechem. 'Di ba? Spoiled brat din siya na kahit anong gusto niya, 'di ba, ay kailangang makuha niya. At ito nga yung ginawa niya, 'di ba? Sa pilitan siyang isinama nito at ginahasa, 'di ba? Sa pilitan siyang isinama, ayaw ni Dina eh, pero sa pilitan siyang isinama, so probably hindi lang si Shechem yung involved dito, may mga kasama din po siguro siya. 'Di ba? Or hindi po natin alam kung ano po yung nangyari, basta kinuha po niya si Dina at sa pilitan niya itong kinuha at kanya po itong ginahasa. So itong ano, sa pilitan sa pilitan siyang isinama nito at ginahasa. So sa mga experiences, mga kapatid, ng mga na-rape, yung, ewan ko po kung mayroon po kayong mga kakilala or doon po sa mga ano, doon sa mga napapakinggan natin minsan or napapanood. I think yung anak, di ba, ni Pastor Tanchi ay nag-ano din, no? Dumaan din sa ganito pong klase ng ano, ng pang-aabuso. At hindi lang isang tao yun, si Joy, di ba? Hindi lang isang tao yun, kundi marami po yata yun na gang rape po siya. So, grabe yung ano doon, grabe yung experience po na yun, grabe yung trauma na po pwedeng idulot,
Diba? Nito doon po sa, ano, doon sa tao na ginawan po ng ganito pong kahalayan. Yung iba nasisiraan po ng ulo eh. Yung iba, kinikitil yung kanila pong buhay. Hindi po nila matanggap yung ganito pong klase ng pang-aabuso. Diba? Kasi kapag pinilit ka, pagdating po sa ganito pong klase ng, ano, ng violation, 'di ba? Yung ano mo eh, yung pakiramdam mo, 'di ba? Yung puwersa mo, 'di ba? Maaring lumaban din yung itong si Dina sa mga oras po na 'yon, 'di ba? Just imagine the picture, tapos wala po siyang nagawa. Grabe po yung sakit nito mismo. Sa isang bata, kung titignan po natin, sa isang bata, di ba na ganito po yung kanya pong nangyari. Kaya maintindihan natin yung mga nanay, di ba, na talagang higit na nagpapahalaga, lalo na kapag may dalaga sila, di ba, may mga bata po sila. Kasi sa kapanahunan po na ito, hindi po safe yung environment eh. Diba? Kahit sa kapanahunan nila, mga unbeliever po yung mga tao doon, hindi ka safe doon sa lugar na iyon. Kasi hindi lang naman mga dalaga ngayon yung mga ginagawan po ng ganito pong mga violation. Ang nakakaawa doon, mga kapatid, yung mga bata talaga, yung mga 5 years old, 3 years old, 6 years old, diba? Na wala pong kayang gawin, hindi po nila kayang ipaglaban, diba, yung kanila pong mga sarili. So maganda rin minsan yung mahigpit ka eh. 'Di ba? Lalong-lalo na sa dapat sa isang tahanan lang talaga, merong batas na sinusunod eh. 'Di ba? Yung hindi ka po pwedeng nung mga bata kami, pagdating ng alas 6, nasa loob ka na ng bahay, hindi ka na pwedeng lumabas. 'Di ba? Kahit ipagpaalam ka yung mga ano, hindi po pwede, hindi ka pwedeng lumabas kung may mga ano sayawan, 'di ba, yung mga ganun, may mga kinakasal, hindi ka po pwedeng pumunta doon kung hindi mo kasama yung pamilya mo, 'di ba? Hindi mo kasama yung mga tao na kasama mo doon sa bahay. Pero mga kapatid, hindi lang naman outside, 'di ba? Minsan yung traitor. Marami din po tayong nalalaman, 'di ba? Marami din po tayong napapakinggan sa pamamagitan po ng mga balita, 'di ba? Na kahit mismo doon sa loob ng bahay, hindi rin po safe yung mga bata. 'Di ba? Kung manunood ka lang ng ano, yung sa tulpo, 'di ba? May mga tatay na gumagawa din ng ganon, 'di ba, sa kanila pong mga anak. Dahil po sa impluwensya ng drugs, impluwensya ng alak, 'di ba? Hindi ka talaga safe eh sa isang environment na walang pagkakilala sa Diyos. At alam din po natin na kahit kumbaga may mga alam din po tayo na kahit yung taong simbahan, lingkod ng Diyos na masasabi, yun nga lang, false lang yun, na nabibiktame din ng kanyang mga young people. Diba? Nabibiktame. Kaya wala talaga tayong safety eh, dito sa mundo na ito. O, hindi lang sa mga unbeliever, kundi maging doon sa mga nagpapanggap na mga believer. Si Paul, ganyan din po yung problema. Diba? Ganyan din yung naging problema niya kasi may mga nagpapanggap eh na mga mananampalataya at may mga hindi talaga mananampalataya. So wala tayong safe na lugar. Maliban doon sa meron po tayo na pakiramdam na yung safety po natin ay nasa Panginoon. Pero kahit gaano kataas o kalaki yung iyong pananampalataya, kapatid, sa Panginoon, kailangan mo pa ring ilagay ang sarili mo doon sa lugar na kung saan hindi ka mapapahama. 'Di ba, isang estudyante ng UP noon, lumipat lang siya sa kabilang boarding house lang eh. 'Di ba? Pwedeng lakarin eh, kinuha pa rin po siya. At maraming nagtatanong bakit, kasi active yung
tao na ito eh, sa iglesia, mabait, di ba na bata. Hindi lang siya basta ginahasa, pinatay pa siya, di ba, ng kanyang mga, ng mga kumuha, di ba, sa kanya. Kahit believer ka o unbeliever ka, wala pong, hindi po tayo safe dito sa mundo na ito na pinaghaharian ng kasamaan, di ba, pinaghaharian ng lahat ng uri ng kasamahan. At ito nga yung nangyari dito po kay Dina. Inilapit kasi, siya mismo yung dumalaw eh. Kumbaga inilapit niya yung kanyang sarili sa kanya pong destruction. At hindi lang si Dina yung may problema dito eh. Itong si Jacob mismo, bakit siya lumapit doon sa lugar na yon na alam, bakit siya nag-camp doon, bakit siya nagtayo ng kanyang tulda doon sa lugar na yon. Mas magiging panatag sana siya eh kung yung kanyang daan pabalik ay doon mismo sa lugar na dinaanan niya, 'di ba? Nung pumunta siya doon sa lugar ng kanyang uncle at lolo, 'di ba? Yung si uncle laban niya. So ito yung nangyari, 'di ba kay Dina? Hindi po ito magandang balita, hindi ito magandang karanasan. Ewan ko po sa inyo kung may mga ganitong kaso na experience po natin, 'di ba? Hindi po ito masyadong maganda, 'di ba, na balita. Sabi dito verse 3, ngunit napamahal na ng husto si Shechem. Kay Shechem si Dina, ngunit napamahal na ng husto kay Shechem si Dina at sinikap niyang suyuin ito. Iba naman yung trip nitong si Shechem, 'di ba? Sa dami ng mga babae doon po sa lugar na 'yon. Alam mo 'yon, binayolate mo yung tao tapos sasabihin mo mahal mo siya, 'di ba? Sa konting panahon na ginawan mo ng mali, 'di ba? Maaring sa retaliation ng tao na 'yon, nasaktan-saktan pa siya tapos sasabihin mo ngayon na mahal mo siya. 'Di ba? Kung mahal ka ng isang tao, hindi ka niya i-violate. 'Di ba? Lalong-lalo na kapag ito po ay mananampalataya, 'di ba, sa Panginoon. Kasi meron siyang Diyos na nakakakita eh sa lahat ng bagay. Kahit sasabihin mo na palay na 'yung lumalapit sa manok, 'di ba? 'Yung isang lingkod ng Panginoon ay isa kasi sa mga bunga ng espiritu, 'di ba? Ay self control, 'di ba? Hindi kanya i-violate, at kapag vinayolate ka, kailangan panindigan niya, 'di ba, yung ikanyang ginawa. Kasi kung hindi, hahabulin siya, 'di ba? Ang Diyos mismo yung kanyang makakabangga, 'di ba, pagdating sa bagay na 'yan. Bakit mo ginalaw? Wala ka palang planong pakasalan, 'di ba? Bakit mo ginalaw yung tao na ito? Sa pilitan ginahasa mo pa, 'di ba? Tapos sasabihin mo na mahal mo siya, 'di ba? At tignan natin. Sabi dito, napamahal daw ng husto. Ilang araw ba 'yon? 'Di ba? Nawala ba si Dina ng ilang linggo para sabihin mo agad-agad na lang nasasabihin mo mahal mo siya, 'di ba? Eh parang hindi naman yata ito totoo, 'di ba? Na nararamdaman nitong si Shechem. Kasi gusto niya eh, siguro napakaganda nitong si Dina, 'di ba, na dalaga, na anak ni Jacob, no. Sabi dito, verse 4, sinabi ni Shechem sa kanyang ama na lakaring mapangasawa niya ang dalaga. 'Di ba? Alam mo 'yon, yung sinabi niya dito, hindi man lang siya ito kaagad yung gusto niya. Gusto niya kaagad mapangasawa at inuutusan niya yung kanyang tatay na lakarin, 'di ba? Sabi niya, gusto kong mapangasawa ito, lakarin po ninyo, 'di ba? Lakarin ninyo upang siya ay aking mapangasawa. Kumbaga, walang ano dito, no, kasi sila yung mga leader eh. They can do whatever they want into that place. Pero ang isang maganda lang dito, 'di ba, na makikita natin na character nitong si Shechem. Ginalaw niya itong si Dina, 'di ba? Pero gusto niya itong panagutan.
Marami pong mga lalaki sa kapanahunan ngayon, 'di ba? Na alam mo 'yon, gusto lang yung benefit nila. Ayaw nilang panindigan kung ano yung kanilang ginawa. It is a sacred thing, 'di ba mga kapatid? It is a sacred thing to do such things like this. At yung pakikipagtali ay ginagawa lamang po 'yan, 'di ba? Sa basbas po ng kasal. 'Di ba? Sa basbas ng kasal, kasi kung gagawin niyo ito outside or before marriage, ito po ay kasalanan at karumaldubal na kasalanan, 'di ba, sa Panginoon. Yung mga idolater, 'di ba, yung mga ganun, na nasa Galatians 'yun eh. 'Di ba, na mga immorality ay hindi po makakapasok, 'di ba, sa kaharian po ng langit, no? Sabi niya, lakaring mapangasawa niya ang dalaga, no? Sabi dito, verse 5, nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak. Nalaman niya, 'di ba? Nalaman nitong si Jacob. Sabi niya, ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Kung ikaw si Jacob na isang ama, 'di ba? Tapos nalaman mo na ginahasa yung iyong anak, kasi nalaman niya eh na pinagsamantalahan yung kanyang anak, ano yung gagawin mo? 'Di ba? Yung ibang mga tatay, ang ginagawa, talagang magwawala yun eh. Susugurin kung sino yung gumawa nito, 'di ba, sa kanilang mga anak. Kumbaga parang dediretso siya doon sa lugar na yon, makikipag-usap siya doon sa ama, sa ama. 'Di ba? Or mismo ko kumprontahin niya yung tao na gumawa nito sa kanya. Pero si Jacob, hindi siya kumibo, 'di ba? Wala siyang kibo. Hindi mo na siya kumibo. Sabi niya, sapagkat wala yung kanyang mga anak na lalaki, 'di ba? Wala yung kanyang mga anak na lalaki. Kumbaga, hindi natin alam kung natatakot ba itong si Jacob, 'di ba? Kumbaga, hindi natin ano eh, pero mostly kasi ng mga tatay, ganun, no, kahit hindi nila kaya, ay talagang nagbibigay sila, di ba, ng kanila pong emotion of anger doon sa nangyari doon sa iyong anak. Di ba? Kung mangyari ito sa mga anak, di ba, ng isang magulang na katulad po natin, di ba, ano yung first na reaction na gagawin, di ba, ng isang tatay na katulad nitong si Jacob? Hindi siya kumibo. 'Di ba? Hindi siya kumibo. Sabi dito, nagpunta naman si Hamor kay Jacob. Si Hamor pa, kapatid, yung naunang pumunta dito kay Jacob. Si Jacob sana yun eh. 'Di ba? Na alam mo 'yun, siya, kasi siya yung agrabyado dito eh. Anak niya yung pinagsamantalahan eh. Pero itong si Hamor pa yung pumunta doon kay Jacob upang makipag-usap. 'Di ba? Upang makipag-usap. Sabi niya, siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan, nabigla sila nang mabalitaan ang nangyari sa kapatid, at gayon na lamang ang kanilang galit. Si Jacob, hindi natin nakakitaan ng galit. 'Di ba? Ewan ko kung bakit, maaring 'di ba, hindi niya kasi masyadong mahal si Leia eh. Kung kayo po ay ano, may kakilala po ba kayo ng ganun na hindi masyadong mahal tapos nagkaanak, maapektuhan ba yung mga anak nito? Eh, madami na siyang mga anak eh. Kumbaga, pero hindi siya nagpakita ng galit. Yung mga kapatid nitong si Dina, 'di ba, yung nagpakita, matindi, sabi dito, 'di ba? Gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Shechem. Kahit sino naman, 'di ba mga kapatid, magagalit talaga 'yun, i-violate mo yung tao. Sa kapanahunan na 'yon, napakasagrado po ng ano, ng virginity, 'di ba, ng isang babae. Kumbaga, kung gustong mag-asawa nito, mga magulang muna yung nag-uusap, 'di ba? At binabayaran po 'yan, binabigyan po 'yan ng dowry, 'di ba? Kumbaga, makikita natin na talagang kayamanan mo yung anak mong babae eh sa kapanahunan na 'yon, tapos i-violate lang ng ganun. Hindi natin alam kung ano yung mga trauma na nangyari dito po kay Dina, 'di ba, sa ganung bagay na sa pilitang ginawa, 'di ba, sa kanya. At sabi dito,
Dahil sa kanya, ito'y itinuring nilang isang paglapastangan sa buong angkan ni Jacob. Ito yung ano, ito yung eh talaga naman, 'di ba? Kung gagawan mo ng isang kamalian yung isang membro ng pamilya, ibig sabihin nun, wala kang respeto sa buong pamilya. 'Di ba? Wala kang respeto doon sa kahit kay Jacob, kahit sa mga kapatid, kasi ginawan mo ng kalokohan, eh ginawan mo ng paglapastangan yung isang membro, 'di ba, ng kanila pong pamilya. Wala kang respeto. Kung hindi mo nirespeto yung tao na yun na ginawan mo ng mali, ibig sabihin nun, hindi mo rin nirespeto kung sino yung kanyang mga magulang at mga kapatid. At sabi dito, itinuring na paglapastangan ito sa buong angkan ni Jacob. Sinabi ni Hamor, sabi dito, yaman din lamang na iniibig ni Shechem si Dina, bakit hindi pa natin sila ipakasal, 'di ba? Magkaisa na tayo. So maganda yung offer, no? Pa bang gagawin mo, 'di ba? Ginawan mo na nga ng mali, kung kayo si Jacob, anong gagawin ninyo? 'Di ba? Ginawan na ng mali yung anak mo. Tapos nandito sila ngayon, nakikipag usap, 'di ba? Kung ano yung magandang gawin, 'di ba? Oh, kumbaga, kung titingnan natin, maganda yung offer eh, para mga business, ano to eh, business deal. 'Di ba? Makikipag-usap ka, makikipag-usap siya, 'di ba? Magkasundo para sa tingin nila ay maayos nila, 'di ba, yung problema. So magkaisa na tayo, sabi nitong si Hamor. Hayaan nating mapangasawa ng aming mga binata ang inyong mga dalaga at ng aming mga dalaga ang inyong mga binata. So parang magandang offer ito, no? Kasi makikita natin na kung ikaw si Jacob siguro na masyadong materialistic din eh, mga leader ito eh ng lugar, kanila yung lugar na yon sa Shechem, 'di ba? Kanila yon na kung titignan natin yung Shechem ngayon, yung Nablus, 'di ba? Ay ano, Shechem, no? Makikita natin na parang okay naman yung lugar na yon, maayos naman yung mga buhay nila, 'di ba? Mga leader ito eh. Kumbaga kung maasawa mo, so magkakaroon ka din ng pwesto doon sa gobyerno na meron sila, no? At sabi dito, sa gayon, maari na kayong manatili dito sa aming lupain, 'di ba? 'Di ba sa Canaan may ano doon, may famine. 'Di ba? Kaya nga ilang beses nag si Abraham maging si Isaac, pumunta sila ng Egypt kasi may famine doon, tapos babalik ka doon sa Canaan. Pero 'yun kasi yung promise, 'di ba, ng God na doon, 'yun yung promised land eh, dito yung promised land eh, na ibinigay ng Lord, 'di ba, sa pamilya ni Abraham. Pero maganda yung offer. Sabi niya, sa gayon, maari na kayong manatili dito sa aming lupain. Maari kayong tumira kung saan ninyo gusto. Di ba? Maari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. So maganda yung offer. They can offer. Di ba? Kasi nga sila yung mga leader doon, no, sa lugar na yon. Nakiusap ding mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dina. Ang kagandahan lang nitong si Shechem, 'di ba? Kahit binayulate niya itong si Dina, pinaninindigan niya, 'di ba? Yung kanya pong ginawa. Nagawa pa niya, hindi niya sinabi, "Mga leader ako, mga dayuhang kayo, pakialam ko sa inyo." 'Di ba? Hindi. Ginawan niya ito. Nakita niya yung dalaga na ito, 'di ba? Binayulate niya yung dalaga na ito, gusto niyang panagutan, 'di ba, yung kanya pong ginawa. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin. Kumbaga, in humbleness, lumapit siya sa pamilya ni Jacob. Kung luko-luko lang talaga din, itong si Shechem, di ba? Yung nga pong sinabi ko, hindi na niya ito gagawin eh. Sa dami ba naman ng mga dalaga na po pwedeng, wala nang ibang maganda doon sa lugar na yon, lalo na't mga dayuhan ito. Siya pa ulit yung yung magsusumamo. Si Jacob dapat yung pumunta doon eh, kasi binayolate yung kanyang anak eh.
'Di ba? Siya dapat yung makikiusap na ano, panagutan niyo itong anak ko, bakit ganito yung inyong ginawa? Dapat may hustisya na ibibigay kayo. Bakit ganito? 'Di ba? Kanino sila lalapit? 'Di ba? Kapag ganito po yung problema, may sinong abogado yung kukunin nila? 'Di ba na magtatanggol sa kanila? Mga leader ito inagumawa, pero nagpakumbaba yung mga tao po na ito, si Hamor at saka si Shechem, upang makipag-ayos, 'di ba? Doon po sa kanila pong ginawa. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin at humiling naman kayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo, makasal lamang kami. Sabi ni ano si Shechem, kahit ano, 'di ba? Kahit taasan niyo yung dote, kahit taasan niyo yung dowry, 'di ba? Kahit magkano ibibigay ko. Grabe lang yung kanyang passion din, ano? Na panagutan kung ano po yung kanyang ginawa dito po kay Dina. Ginagawa po ito sa kapanahunan na iyon, mga kapatid. 'Di ba na bibigyan mo ng ano, may dote na ibinibigay yung magulang, 'di ba, para po doon po sa babae, 'di ba? Kayamanan po yung babae sa kapanahunan na iyon. 'Di ba, kung marami kang anak na babae, kung marami kang anak na lalaki, ito po ay kayamanan. Yung mga anak mong mga lalaki, dapat magtrabaho po sila ng ano, matindi, kasi sila po yung magbibigay ng dote doon po sa kanila pong mapapangasawa. Pero kapag babae po yung anak mo, ikaw yung bibigyan, 'di ba, ng dote para doon po sa yung anak na babae. Kumbaga parang compensation ito, dahil mawawalan ka ng isang anak na nagtatrabaho sa yung tahanan, 'di ba? Mawawalan ka ng kung tagaluto yung anak mo na yon, mawawalan ka ng konting ano, kaginhawaan sa mga trabaho na ginagawa ng iyong anak, kasi kukunin siya, 'di ba, ng kanyang mapapangasawa. At willing itong si Shechem na ibigay kahit magkano, 'di ba? Makasal lamang po sila ni Dina, 'di ba? Grabe lang yung tao na ito, ah, na alam mo 'yon, lalapit siya mismo dito po kina Jacob at magsasabi, 'di ba, na kahit ano pong hilingin ninyo, 'di ba, gusto niyang panindigan yung kanyang ginawa, at kahit ano, kahit magkano ay kakayanin po niyang ibigay. That means to say, meron siya, 'di ba? Meron po siyang capacity to give kung magkano man yung kanila pong hihilingin, 'di ba, sa kanya. 13, sabi dito, dahil sa paglapastangan kay Dina, mapanlin lang ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Jacob sa mag-amang Hamor at Shechem. Binigyan din yung mapanlin lang. Kanino ba naman nila mapapag-aralan yung panlilin lang? 'Di ba? Nasa pamilya sila ng mapanlin lang. Si Jacob, nilinlang niya yung kanyang kapatid, 'di ba? Nilinlang niya yung kanyang ama. Itong si Laban, 'di ba? Nakita din po natin kung papaano po niya linlangin itong si Jacob, no? So probably nakuha po ito rin ng kanya pong mga anak, kaya sabi dito mapanlin lang ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Jacob, 'di ba, dito po kina sa mag-amang Hamor at Shechem. Sinabi nila, malaking kahihiyan namin kung hindi tuli ang mapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan ninyo ay magpapatuli. So mabilis din yung kanilang ano, no? Mabilis din yung, pero bakit yung mga anak na lalaki ni Jacob ang nakikipag-usap? Bakit hindi si Jacob? 'Di ba? Siya yung ama ng pamilya, eh. 'Di ba siya yung ano, supposed to be magpo-protect, kasi anak niya 'yun, eh. Pero makikita natin na pagdating sa bagay na ito, mga anak yung magdedesisyon. Napakahirap naman sa isang magulang yung ganun, 'di ba, mga kapatid? Sa kapanahunan natin ngayon, marami ng mga anak kasi yung mayayabang, eh. 'Di ba? Kung makasagot-sagot sa mga magulang, kung makautos sa kanila pong mga magulang ay matindi, 'di ba? Pero ano naman yun, 'di ba, kahit matanda na, kahit ano, kailangang irespeto maging yung kanyang decision. Kasi magulang yun, eh, 'di ba? Kumbaga
dapat meron pa ring meron pa ring respect, 'di ba? Sa kung ano po yung sasabihin, 'di ba? Nang pero hindi siya kumibo, 'di ba? Inantay niya yung kanyang mga anak upang sila yung mag-deal dito po sa problema na na ito. Sa inyo pong mga ama, 'di ba mga kapatid? Pag may problema ba sa isang pamilya, sino yung kadalasang nagre-resolve nito? Ang tatay ba, ang nanay ba, o ang mga anak? 'Di ba? Dito kay sa pamilya ni Jacob, yung mga anak ang nagsasabi dito, no? Sabi dito, pagkatapos, maari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo na ma at ang inyo na may mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama. Kung di kayo sasangayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Ganun-ganun lang yun. Diba? Kumbaga, sa bagay, mapanlin lang nga ano, yung kanila pong kasagutan. Hindi natin alam kung ano yung tumakbo, diba, sa kanilang isipan. Pero makikita natin kung paano po nila gagawin yung hustisya na nararapat doon po sa kanila pong kapatid, 'di ba? Sa kanila sa ginawa doon po sa kanilang kapatid. At ito po yung kanilang sinabi. Mabilis mga matatalino yung pamilyang ito eh, 'di ba? Yung pamilya po ni Jacob. Matalino ng kanilang Uncle Laban, 'di ba? Matalino din yung kanilang nanay na si Rebecca, 'di ba? Nagawa niyang linlangin eh yung kanyang asawa sa kanyang katandaan, hindi na nga makakita. Pero nakita natin, napakaano lang no yung pamilya na ito. Grabe lang yung kanilang ano, grabe lang yung ugali nila, 'di ba, sa isa't isa. Kakapamilya ito pero hindi pamilya yung turingan nila, kalaban, 'di ba, yung turing nila sa isa't isa. Sabi dito, pumayag naman ang mag-amang Hamor at Shechem. Diba? Kumbaga, hindi na sila nag-aksaya ng panahon sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shechem kay Dina. Na love at first sight ba yung tawag dito? Si Shechem ay ginagalang ng lahat sa kanilang sambahayan. Kumbaga, siguro maano din itong si Shechem, di ba? Kasi igagalang ka eh kung maayos kang tao, di ba? Ginagalang siya eh sa buo po niyang sambahayan. So, there is something in this man. Di ba? Kahit nga lang sa ginawa niyang violation kay Dina, makikita po natin yung kanyang character that whatever wrong he did to that, ano, to that lady, to that woman, ay paninindigan niya. Isa siyang tunay na lalaki, kung titignan natin. Kung sasabihin natin sa kapanahunan natin ngayon, isa siyang tunay na lalaki, ba't mo i-violate kung wala kang planong panindigan? Di ba? Ano yun? Gusto mo lang mag-explore or gusto mo lang matawag, di ba, na lalaki ka? Maraming ganito sa kapanahunan po natin ngayon, no? Sabi dito, sa may pintuan ng lungsod, tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shechem. Tinipon nila. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin. Maluwang din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Patutuli na. Ibig sabihin nun mga kapatid, lahat ng lalaki matanda hanggang bata. Eh, kasakit na. Pag matanda ka na, masakit na yun, di ba? Pero yun yung requirement eh. Di ba? Kasi maganda yung kanilang business offer, maganda yung kanilang business deal, di ba na, pero itong susunod na verse, makikita natin na kung mapanlin lang itong mga anak ni Akub, di ba, meron din pala itong sasabihin dito sa verse 23. Sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan, ay mapapa sa atin. Di ba? Meron din, di ba, sa mga business deal, hindi po pwedeng ikaw lang yung magbibigay eh. Dapat meron ka ding makukuha. Di ba? At ganun po yung ano, stand din ng mag-amang ito. Na sabi nila, yung mga ari-arian nila, madami silang mga ari-arian. So, mapapasa atin din yon. Di ba? Magiging benefited tayo sa lahat ng meron din sila. No? So, hindi nila sinabi ito, di ba, sa kanilang
pakikipag-usap dito po sa pamilya ni Jacob, pero nung tinipon na nila yung lahat ng mga kalalakihan ay ito pala yung gusto din nila, no? Mapasa kanila yung kung ano yung meron, yung mga kawan nilang bakahan ay mapapasa atin, sabi niya. Sumang-ayon na tayong mamuhay na kasama nila. Sumang-ayon naman sa panukalang ito ang mga lalaki at silang lahat ay nagpatuloy. Lahat, hanggang matanda, hanggang bata, di ba? At sabi dito, nang ikatlong araw na matindi ang kirot ng sugat ng mga tinuli, kinuha ni na Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina. Ito, mga totoong kapatid niya ito. Hindi niya ma-half-brother ito, di ba? Mga sa ang kanilang tabak at pinagpapatay ang mga lalaki roon na walang kamalay-malay. Di ba? Ito talaga yung kanilang plano eh. Di ba? Hindi sila papayag na ganun na lang yung gagawin sa kanila pong kapatid. Di ba? Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Shechem. At itinakas si Dina. Tinakas si Dina. Di ba? Ito yung kanilang naging desisyon, mga kapatid. Yung magkapatid na itong si Simeon at saka si Levi. Di ba marami silang magkakapatid? Pero itong dalawa po na, eh nasaan si Ruben? Siya pa naman yung panganay. Pero sa, si Simeon at saka si Levi eh, yung talagang matindi yung galit eh, doon sa ginawa, doon sa kanilang kapatid. Pagkatapos ng pagpatay, sinamsam naman ng ibang mga anak ni Jacob ang mahalagang ari-arian doon. Diba? Grabe lang ginawa. Pinatay ng dalawa. Diba? Nanamsam naman yung ibang mga anak nitong si Jacob. Ginawa nila ito dahil sa panghahalay na, panghahalay sa kanilang kapatid na babae. Grabe yung nag-retaliate sila, diba? Pero grabe naman yung kanilang retaliation, no? Sabi dito, sinamsam nila pati mga kawan, mga baka, mga asno, at lahat ng mapapakinabangan sa bayan at bukid. Dinala nilang lahat ang mga kayamanan, binihag ang mga babae at mga bata, at walang itinirang anuman. Sabi dito, sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, at least nagsalita rin itong si Jacob, di ba? Sabi niya, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Si Jacob hindi siya nagalit na ni-rape yung kanyang anak, di ba? Hindi rin siya nagalit na, alam mo yon na pinagpapatay ni Simeon at saka ni Levi yung mga tao doon po sa Shechem. Kasi ang concern lang niya, yung kahihiyan ng kanyang pangalan. Diba? Nagbigay kayo ng kahihiyan. Sabi niya, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Siya, no? Sabi niya, ngayon kamumuhian ako. Ako. Yung sarili lang niya, yung kanyang iniisip. Kamumuhian ako ng mga kanineyo at mga pereseyo. Kapag nagkaisang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol. Maari nilang lipulin ang aking sambahayan. Diba? Yun lang yung concern niya eh. Diba? Yung kanyang good name. Diba? Ayaw mo nang ma-rape yan si Dina. Diba? Basta ako, okay ako. Basta yung buo kong sambahayan, okay. Diba? Hindi tayo kamumuhian ng mga kanineyo, hindi tayo kamumuhian ng mga pereseyo. Yun yung concern niya, yung kanyang good name. Grabe naman itong si Jacob, di ba? Grabe naman siyang tatay na ganito yung kanya. Sarili niya yung kanyang iniisip, kapatid, di ba? Sabi ko nga, hiniuli niya yung kanyang sarili eh. Kasi gusto niya, mamatay na yung lahat, basta siya. Save siya, di ba? Or save siya. Sabi dito, ngunit sila'y sumagot, hindi po kami makakapayag na ituring na isang masamang babae ang aming kapatid. Mahal ng dalawang magkapatid na ito, yung kanilang kapatid na babae. Di ba? Hindi naman natin, hindi natin sinasang-ayunan yung ganito pong mga pagpatay. Pero kanino sila lalapit? Di ba? Sino ang magtatanggol sa kanila. 'Di ba? Sino 'yung magtatanggol sa kanila? Mahirap lang talaga na ipuput mo 'yung iyong sarili doon sa isang environment na kung saan hindi ka panatag at hindi ka safe. Kaya nga lagi tayong pinaalalahanan ng scriptures na iniwalay ka na nga ng Lord eh doon sa mga
tao po na ito, tapos ikaw, gusto mo, balik ka pa rin ng balik, di ba, sa kanila. You can never learn anything from the unbelievers except, di ba, yung disobedience sa Panginoon. Kaya, ako naranasan ko yan, mga kapatid, eh. Di ba, yung maging, ano ka, half-half, di ba, dito ka kapag Sunday, dito ka kapag Saturday, tapos sa weekdays or hati-hati yung buhay mo, wala kang ibang matututunan eh sa mga unbeliever eh. Maliban doon sa kanilang mga unbelief. At kadalasan sasabihin natin, di ba, eh kasi ako nagmi-minister ako sa kanila and everything, di ba, minsan. Pero sabi ng scriptures eh, di ba, huwag kayong makikisama sa kanila. Kung talagang may plano ang Diyos sa kanila, 'di ba? Ang Diyos mismo ang maggagawa ng paraan upang sila po ay maabot. Mabuti kung sa tuwing encounter mo sa kanila, talagang halika dito kapatid, 'di ba? Mag-aral tayo ng scriptures. Pero hindi naman kasi ganun palagi, 'di ba? Yung ating pong mga sitwasyon. Kapag ganun yung gagawin natin, lalayo sila sa atin eh, 'di ba? Lalayo sila. 'Di ba? Nasa tuwing makikita mo na lang yung mga unbeliever mong mga kaibigan ay talagang pangangaralan mo lang talaga sila na hindi ka talaga papayag kapag hindi mo sila nabahaginan, 'di ba, ng salita ng Panginoon. Sino sa atin yung nakagagawa? Kasi kung hindi mo rin lang nagagawa yung bagay na ito, edi huwag kang makisama, 'di ba, sa kanila at huwag mo silang ipagtanggol kasi wala naman talaga silang pupwedeng ibahagi, 'di ba, sa atin. Tayo meron tayong maibabahagi po sa kanila. Pero hindi tayo magdudwell doon sa kanilang camp, 'di ba? Hindi tayo makikisama, 'di ba, sa kanila pong mga ginagawa. So 'yun po mga kapatid ang ating lesson at itatype ko na lang po yung ating question.